the flexibility-usability trade-off is, ang premise niyan is the more functions and features you have, it means you have to sacrifice to make it more efficient and useful. Paano natin masasabi yan? Ganito po. Kung kayo ay puputol lang ng lubid, anong mas pipiliin mo? Yung nasa left o nasa right? Again, left or right? Diba? Sipin nyo. Okay, may puputulin ka lang. Tapos kukunin mo yung sa right side. Diba? Tama. Tama po. Although, may magsasabi na iba naman na, ay, ito, it gives us a lot of options, a lot of things, di ba? To the expense of having the usability doing this. Makita nyo, ilang features lang yun nandito. Let's say, 1, 2, 3, tatlo lang siya. Unless, unlike this one, which is 1, 2, 3, 4, dami. So, tingin nyo, sobrang dami nung, ano, nung functions niyan, kahit ako, nahihirapan akong mag-decide. Kailangan kasi, when you're designing something, are you designing it because of a specific function? Or are we adding features on which it would benefit the user itself or the client itself? Another example is this one. So, ito yung ating remote control. This one is air conditioning. So, aircon po siya sa aircon. Anong mas pipiliin nyo? 1, 2, or 3. Sabi natin sa TV na lang. Let's say TV. Say TV. Ano mas pipiliin yan? Ito. Siguro kung ito ang ginagamit nyo sa TV nyo, kung ang TV nyo is yung local, ano lang, local lang na VHF. Diba yung VHF? Ano yung VHF? VHF. Yung local signals lang. Yung antenna lang. Siguro okay to. This one. Diba? Pero kung kayo ang naka-cable, with 251 channels, parang mas gustuin ko to. Tama ba? Pero kung naka-VHF ka lang, yung talagang local lang, mas okay to. Actually, pwede rin to. Diba? Pero to the expense na ganito, dumidepende siya sa kung anong klaseng challenge nung user. Kaya pipiliin mo to. Okay? So, are you sacrificing flexibility rather than usability. So kailangan yung timbangin. Next one is, ito yung pinaka factors regarding this. Kailangan i-consider yung tinatawag natin na i-trade mo ba yung pagiging flexible niya sa pagiging usable niya. Una, yung pinaka main ba niya na performance is factor ba siya? For example, nakita nyo kanina yung ating remote control. Kung yung performance ba na is, kunwari, pag pupunta ako sa channel 251, tapos nasa channel 5 ako, di ba magiging factor yung performance kung ililipat mo siya? Okay? Number two is the performance stable? For example, gumagamit kayo ngayon, naalala nyo yung ating mga phones ngayon, di ba? Yung mga smartphones natin. Diba dati ang mga phones naman natin, wala naman siyang camera. Diba? Wala rin naman siyang MP3 player. Diba? Pero ngayon, pag pinagsama-sama siya, kapag nilagay mo ba siya, magkakaroon ng way na masacrifice yung performance. So yun yung kailangan nyo isipin. Kung yung bang ilalagay ninyo would benefit the system, or would just be a, what we call yung tawag natin, project creep. Yung project creep is a, naisip ko lang. Okay, lagyan natin yun. Okay. Number three, are the performance requirements similar? Kung magdagdag ba ako ng ganitong bagay, o pareho lang din ba yung magiging performance, ilagdag ko ba siya o hindi? Diba? Can the function be modularized in the design? Or does the value of the flexibility justify? Ito yung pinaka magandang tanong. Does the value of the flexibility justify the performance trade-offs? Yan. So pag-usipan natin yan. So ang question ko in this is, how will you implement this flexibility usability trade-off?